Batang Pilipinong barista sa Riyadh, Saudi Arabia ang hinuli at kinulong dahil sa hinalong substance sa paggawa ng kape. Kasong drug pushing ang sinampa laban sa kanya. Yan po ang balitang medalist ni Roland Blanco. Arestado ang OFW na si Jay. Di tunay na pangalan, isang barista o yung naghahanda ng order na kape sa mga coffee shop gaya ng pinasukan niya rito sa Riyadh. Dalawang buwan nang nakakulong sa Malaz Jail si Jay dahil sa kasong pagbebenta ng whipped cream charger, isang steel cylinder na naglalaman ng nitrous oxide. Idinamay lang umano si Jay ng isa ring barista na ibang lahi na unang hinuli ng mga pulis sa katabing coffee shop. Kwento ni Jay sa advocacy group na Patnubay, inamin niya sa otoridad na ibinebenta niya sa ibang tao ang whipped cream charger. Pero hindi niya alam na ginagamit ang charger ng mga recreational drug user. Ang nitrous oxide na laman ng whipped cream charger ay may psychoactive effect kung sisinghutin. Pero eksklusibong isinusupply lamang sa mga coffee shop ang nitrous oxide at bawal ito sa iba pang paggagamitan. Ito ang naglilikha ng mga bula sa mga uri ng kape tulad ng frappe at mocha. Lubhang apektado na ang pamilya ni Jay sa Pilipinas, lalo na sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang dami ko po, hindi sa kanya lang. Inilapitan ng Patnubay sa embahada ang kaso ni Jay. Hiling nila na bigyan ng interpreter ang OFW sa pagdinig ng kaso ni Jay sa korte at ipaglaban na hindi masampahan ng kasong drug pushing si Jay. Noong isang linggo, dinalo na si Jay ng tauan ng embahada. Nangako si Attache Jerome Frias ng Assistance to National Section na bibigyan si Jay ng abogadong magtatanggol sa kanya. Kung hindi man po siya mabigyan pa ng pagkakataon na papagdrabaho dyan, mas okay naman na umuwi siya dito. Kasi hindi yung gano'n na hindi namin naman po ano yung nangyayari sa kanya. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.